Patay na ho ang bata. We need to perform hysterectomy. May nakita ho akong tumor sa kanyang lip ovary. Kailangan po nating operahan. Siguro kung hindi ako nakunan kay Anna at nabuhay si Brian. Cute ang mga itsura nila. Siguro pupuyatin talaga tayo ni Brian dahil iiyak yun ang iiyak. Sabi kasi ni Mama eh, napaka-iyakin daw ako ng bata ko eh. Kung hindi naman namatay si Anna, apat na taon na dapat siya. Siguro, sobrang likot na yung batang yun. Yep. Wala nga tupagin yung kundi magpakarga na magpakarga. Saka I'm sure, magpapabili mga toys yun. Samahan na kita. Tapos dali na rin natin yung mga invitations dun sa kliyente para ma-check na nila. Ayoko. Lalandi ka lang. Trabaho to, no? Hehehe, sungit! Ako? Miko? Saan ba yung anak ko, ha? Miko!
Ikaw talaga? Ano ka ba? Ang kulit-kulit mo. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang laro ng laro. Huwag kang malikot. Dito ka lang. Upo, upo, upo. Diyan ka lang. Huwag mong inipitan yung anak mo. Huwag kang ganyan. Eh, ang kulit-kulit eh. Ikaw kaya mag-anak ng ganito, no? Hoy, ikaw. Bakit hindi ka pa ba nag-aasawa nga pala hanggang ngayon? Kung ikaw nga, naaaburido ka dyan sa anak mo, pipiliti mo pa akong magkapamilya. Ayoko. Ayaw daw. Wala ka lang boyfriend. Hindi, ayoko lang. Ay, naku! Tingnan niyo yung anak ko, likot-likot. Sipa na, sipa! Oo nga! Dali, tingnan niyo ba, lakas na! Tingnan niyo. Uy, Elisa! Elisa, tingnan mo, lakas! Oh, bakit? Wala. Ano? Oh, di ba? Naramdaman mo? Hindi ba swerte daw pag ginaganyan? Hindi, gusto ko babae. Hi, guys! Oh, hi, Anton! Hi. Oh, bakit dito kayo nagtatrabaho? Paano kasi po, itong asawa niyo kanina tinamad. Kaya dinala na lang namin yung trabaho dito. Akala kasi niya makakatakas siya. Hey. What's wrong? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Upo ka muna! Upo ka muna. Okay. Ganyan yata talaga yung mga masasasaryan. Okay na ako, nawala niya. Bilis! Yan na, yan na. Ganun ko man. Relax ka. Sige na. Pumasok. Dito ka na muna. Kaya mo na si Carol doon. Kaya niya na yun. Ano naman ang gagawin ko dito? Nasa bahay ako buong araw. Mababore lang ako dito. At least dito. Hindi ka matatagtag. Hindi ka mapapagod. Hindi pa ako mag-aalala sa'yo. Kasi pag pumapasok ko sa opisina, nag-aalala ako. Tingnan mo. Naglalakad ka sa kalye. Masagasaan ka. Mayroong isang masamang tao, biglang hold up yung opisina ninyo. Nagmamaneho ka, bigla ka mabangga. Saka, pag nandito ka, this year lang. Basta this year lang. Masisimula na natin yung project natin. Magkaroon ng isang baby. Ayun! Meron ka palang masamang intention. Ikaw bad ka talaga, ha? Hello? Ay, balae! O ano, kumusta? Naku, ikaw, oo. Para kang mahindi sanay sa Amerika, oo. Oo. Okay naman, okay. Oo. Sandali, ah. Sandali. Anton? Yeah. Telephone, mami mo. Hi, ma. Ayusin mo. Yeah. She's fine. Medyo na-depressed. Pero sino bang hindi, no? We have great expectations, eh. Yeah, nag-iingat naman siya, but it's just too bad. Just too bad. Yeah, I'll tell her you called up. Okay? Take care, too. Bye-bye. I love you. Yali, okay na ba lahat yan? Opo, sir. Tapos na po. Tatawagin ko na po ba si ma'am? Eh, ako na. Han, breakfast is ready. Han? Saan ang hospital ho ba yung nataraan ang asawa ninyo? Si Bridget Hospital, Doc. May naiwang needle sa loob ng kanyang uterus nung isinagawa ang operasyon. Kaya, na-infect ang kanyang uterus.
At ito rin ang dahilan kung bakit siya dinugo at nagkaroon ng foul smelling discharge. Kinakailangan tanggalin ang kanyang uterus. Which means, hindi na kayo magkakaanak muli. I'm so sorry. You're a fake! As the representative of St. Bridget Hospital and Dr. Martin, we'd like to resolve the lawsuit. And how do you propose to settle the lawsuit? To settle the case, and without admitting any wrongdoing whatsoever, the hospital has generously offered 100,000 pesos for the victim. That's too cheap. Gusto naming mawalan na lisensya ang doktor na hanggang ngayon ay nasa hospital pa rin yun at magbayad ng 5 million damages fee ang hospital. Bueno, ang maialok namin ay 200 grand or we all go to court. Hindi pera ang usapan dito. Nagpunta kami dun sa hospital na yun dahil nagtiwala kami. Tapos nawalan pa ako ng obaryo dahil sa kababayan ng mga tauhan doon. Kahit anong halaga, hindi yun mabibili nang nawala sa akin. Mrs., we understand and we are very sympathetic. Pero nangyari na ang nangyari. In the end, pera pa rin ang pag-uusapan natin. Malaking hospital ang kliyente namin. At hindi basta-basang doktor si Dr. Martin. Mababayaran nila kami para pabutin sa korte ang kasong ito. Hindi kami ang mahabana. Kayo. Lalaban kami. Tadong reporter na to. Anong akala niya sa asawa ko? Freak! Diyaryo na yan. Yan lintik na diyaryo na yan. Didemanda ko. Calm down, Anton. Ano man ang sabihin mo, pabor pa rin naman sa inyo. At makakapag-generate yan ng sympathy sa public. Pabayaan mo na, Anton. Please. Pabayaan mo na lang. Hello. Good. Kailan daw? Okay. Salamat. Anton, good news. Nahirapon lang kanina ang uupong judge. Si Judge Lopez ang hawak ng kaso. At in 2 weeks' time, meron ng nakaset na hearing. Inunotify na lang tayo. You see? Matuwa ka. Postponement na to. Lagi na lang sila nakakal... After a month, at saka natuklasan na mali ang prognosis. Ano nangyari yung pagkatapos nun, Aling Belinda? Ginamot lang ako kami sa ospital na yun. Si Dr. Martino ang gumastos. Pero pagkatapos nun, yung pwedeng manganak. Buti na lang ako at may dalawang anak na ako kami nung nangyari yun. Kailangan ho namin ang tulong ninyo. Gusto namin palabasin na madalas mangyari ang ganong kaso sa ospital na yun at kay Dr. Martin. Ayaw ho namin ang gulo. Mahirap madamay. Parang awan nyo na ho. Magbibigay lang naman kayo ng pahayag dun sa korte. Tulungan nyo naman ho ako. Pero nakapirma na ho kami ng kasunduan kay Dr. Martin. Na mananahimik kami at binigyan niya kami ng pera. Mahirap lang ho kami kaya namin tinanggap ang pera. Dito sa atin, pag mahirap ka, baliwala. Pag mayamang ka, ikaw lang may karapatan. Sa iba na lang ho kayo humingi ng tulong.
talaga ang ayaw namin. Pero na, Ida. Sige po, Torne. Tutuloy na po kami. May mga anak na kayo. Ako kahit kailan. Hindi na ako magkakaanak. Kaya nangyari to sa akin dahil hindi kayo nagdemanda noon. Huwag naman natin pabayaan na ibang babae makaranas nito. Pasensya na ho kayo. Talagang ayaw namin ng gulo. Sige po. Alis na po. Pasensya ka na, Anton. Pero hindi pwedeng maglabas ng pera ang kumpanya ngayon. Lahat kasi ng pera natin ay naka-invest sa mga itinatayo nating projects. Hindi ka mapapahiram ng pera. Isa pa, hindi gumaganda ang record mo. Dumadami ang absences mo. Baka masilip ito ng may-ari at mabutasan ka. Ikaw rin. Baka kamukat-mukat mo niyan eh, may iba nang ipinalit sa'yo. Bakit isasangla mo itong bahay na to? Ubus na ang savings natin. Dahil sa kasong ito. Nag-long distance na ako sa mga parents ko. Para humingi ng tulong. Sabi nila, mapapahiram nila tayo by March. Kung isasangla natin ang bahay na ito, eh di madali natin mababayaran yan. Ay, Anton, naaabala na lang tayo dito. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw ang kaso na ito. Ano ba? Kaya ba natin to o hindi? Ano ba? Ba't hindi mo ako masagot? Kaya ba natin itong kaso na ito o hindi? Sagutin mo ako, Anton! Kaya ba natin to o hindi? Hindi! Hindi natin kaya! Yun ba ang gusto mong marinig? At isa pa, pagod na ako. Pagod na ako. Wala na tayong inatupag nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, kundi ang kasong ito. Magmula sa umaga hanggang sa gabi, wala nang nasa utak natin kundi ang lintik na kasong ito! O di anong gusto mong isipin? Ha? Maghanap ka ng ibang babae? Sana hindi akong pinakasalan mo? Ibang asawa ang gusto mo? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Teka. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag mo nga ako tinatalikuran. Nag-uusap tayo eh! Ba't ayaw mo tayo mag-uusap? Hindi tayo nag-uusap! Nag-aaway tayo! Buti nga yun para magkalinawan na tayo! Ano magkalinawan? Pagod na ako! Pagod ka na? Pagod na rin ako, akala mo! Akala mo ikaw lang may iniisip? Ako rin, marami akong iniisip at kinakatakutan!
baka maging maligaya ka na sa isang babae mo. Dahil may anak ka sa kanya. Ako dapat mapagod, Anton! Ako dapat na mapagod, hindi ikaw!